So ito yung mga glow tetra breeders na aking guys. So dapat may ready kayong ganito, cage or kulungan para ma-secure natin yung egg. Tapos ito. Ito mga starfire red and red na with stripes. Yon. Dalawang female na with stripes and starfire red para makabuo ulit ng bagong variety. So ito pure yellow na glow tetra. And dito naman guys, yung ginawa ko is mayroon akong electric green dito na dalawang male and dalawang female na yellow with stripes. Ayan. Para makabuo ulit ng bagong variety. So kung gusto nyo guys na successful talaga yung breeding nyo, is yung gagawin nyo, malinis na malinis talaga yung breeding tank and yung tubig na gagamitin nyo, malinis talaga guys. Kasi pag medyo tagilid yung tubig na ginagamit natin, yung egg ng glow tetra is mabilis mabaw. And dapat yung breeding tank pagkatapos mangitlog ng glow tetra natin is hindi maaalog yung breeding tank natin. Kasi once na maalog yung itlog niya, yung itlog ng breeding yung itlog pala guys ng glow tetra is nagalaw, may tendency na nababaog agad. Kaya mas mabuti steady yung breeding tank natin ganito. And secure mo, lagalan tayo ng aeration para comfortable yung mga breeders natin. And also yung egg, pag nag-hatch sila, hindi sila mahirapan. Ganun lang guys, kasimple yung mga breeding tips sa glow tetra. So mas maganda gamitin pag nag-breeding kayo ng glow tetra pag water district yung ginagamit nyo na tubig, lagay kayo ng anti-chlorine or water conditioner. Pag balo naman guys or puso, dapat secure nyo na malinis talaga yung tubig. Kasi yung gamit ko dito guys is tubig ng water district, pero linagyan ko siya ng anti-chlorine and 2 disco pa ginamit. So secure talaga na malinis yung tubig and clean, cleared talaga. Kaya pag nag-drop ng eggs yung glow tetra natin, alam mo yung presko yung tubig and mag-hatch talaga. So yan guys, marami yung egg dyan sa ilalim. Medyo hindi lang visible sa camera natin kasi napakapino yung egg nyan. So maya-maya lang konti, babalik ko na to sa breeding tank nila. Sa community tank nila. And guys, so ganyan lang ako mag-breeding ng glow tetra. And dito also guys is mga newly hatched na glow tetra to, pero masyado pang maliit talaga sila, hindi pa masyado makita. And dito rin guys, mga glow tetra din to, 1 week old, mga green lahat yun dito, green, pero hindi pa masyado visible sa camera natin. And dito naman guys sa malawak na to is assorted, andito lahat yung glow tetra na red, yellow, green, purple with stripes, and yellow with skirt and green with skirt. And medyo kita yan dito guys kasi 3 weeks old na to. Ito, napakaraming red. And mamaya-maya lang guys, ita-transfer ko to dun sa grow out tank. So mas malawak, mas malapad na tank para makagrow sila. Sobrang dami nito guys. Expected ko mga 4,000 more. And dito, andito yung moonrise pink na glow tetra. Moonrise pink, expected ko dito konti lang, mga 300 pieces. And dito assorted, masyado, hindi masyado makita, madilim.
ayan, medyo nakikita moonrise tsaka yellow yung dito. So ganun lang yung mga tips guys kung paano magbe-breeding ng glotetra, pero itatransfer ko sila rito mamaya. Diyan. So papakita ko sa inyo yung mga breeding breeder natin na glotetra. So ito yung male breeder natin. Yan. So tips rin pala guys, bago kayo mag-breed nito, mas maganda bigyan nyo sila ng high protein na pagkain like chubby fix or dapnia. Kasi masusure nyo na after 2 days malalaki talaga yung tiyan nila. Mas mabilis sila makapagbuo ng eggs sa katawan. Ito male to guys. Ito yung female. Ayan yung mga female na glotetra. Hindi masyado makita. Nasisilawan ng araw. Ayan, pag nag-breed kayo nito guys, is bigyan nyo lang ng chewy fix kung meron kayo or dapnia. Mas maganda live foods. Kasi mas mabilis sila makapag-develop ng egg and also active sila sa breeding. Wag lang natin kalimutan guys talaga yung clear water. Yung malinis talaga na tubig. Kasi maraming nafi-filled sa pagbe-breeding ng glotetra guys, marami. Nagsasabi sila na after nag-breeding is kinabukasan, ma-identify na kasi yan yung baog tsaka yung hindi. So after ng breeding ng glotetra, makikita mo puro puti lahat. Bakit namumuti? Siguro guys, yung tubig na ginagamit nyo. And yung glotetra na breeder nyo is hindi sila ganun ka-active. Yung I think yung female. Ah, yung male. Kasi yung female walang problema. Kaya mas maganda bibigyan natin ng more live foods kung pwede. Para maganda yung tirada ng mga breeder natin. Kasi nung nag-start ako breeding nito guys, is naka 1, 2, 3, 4, 5 pa nga ako eh. Puro lahat yan, filled. Kaya binigyan ko ng magandang pagkain and sa breeding tank. Kung pwede gawin nyo yung sa refilling station na tubig, gamitin yung mas maganda. Malinis na malinis. And yun lang guys, sinawa ko malinis na tubig. More live foods and yun, boom, yung glotetra ko. Successful yung breeding and walang stress. So ganun lang kasimple guys, and mamaya pakita ko sa inyo pagta-transfer nito kung gaano sila karami. So ito guys, dapat pag nag-transfer kayo ng glotetra, maganda sa umaga para alam mo yung temperature ng tubig is pareho. Kasi galing sila sa lamig, galing sila sa gabi, so pareho yung temperature. Iwasan nyo mag-transfer ng glotetra sa tanghali or hapon. Kasi example ito, mayroon siyang bubong. So dun yung grow out pond, walang bubong yon. So prone sa init. So iba yung temperature, iba rin dito. So pag nangyaring ganun, kailangan nyo nang acclimate muna. Pero yung iba sa atin, hindi na lang acclimate. So after 1 day or 2 days, namamatayan sila guys. So, mas maganda sa umaga kayo mag-transfer and wala pa silang kain. So iwas stress yung mga glotetra natin. So ito, ipapakita ko sa inyo kung gaano karami. Yan pa lang yung nakuha ko. So hindi ko pa yan guys naubos, pero tingnan nyo kung gaano karaming glotetra.
Yan. Sobrang dami niyan, guys. So sa itong planggana pa lang to, guys, so expect ko more than 1,000 feces na to pag bilangin natin. So andito yung green, moonrise pink, starfire red, purple with stripes, and ano pa, may orange din ata ako dito. Kasi nangyari nito, guys, dito ko sila binred dati. So naglagay lang ako ng mga kulungan. So andun yung pair ng green, andito yung pair ng red, orange, yellow, purple with stripes, starfire. So isang breeding tank. Pero ito, na-make sure ko muna na malinis yung tubig, tsaka walang tawag dito, walang dumi. And pag sa ganito, guys, after pala nag free swim yung mga glow tetra natin, is mas maganda bibigyan natin ng BB brine shrimp or BBS. Kaya kung makikita nyo itong mga nakalutang na to, ito mga shell yan ng BB brine shrimp. Kasi kung wala tayong live foods na ibibigay sa ganito kalaking fry, guys, natutunaw yan sila. Or pagkatapos nila mag free swim, pag wala tayong live foods like BBS, BBS talaga number one na recommended. Natutunaw yan sila, guys. Kaya mas maganda pag nag-breed kayo ng glow tetra, mayroon kayong BB brine shrimp or yung BBS. Nasa Shopee lang yan, guys, mabibili nyo. And mabilis lang yan ipapahatch. May tutorial din ako sa paano mag-hatch ng BBS. Ganito sila, guys, karami. Tingnan nyo naman, oh. Napaka-successful. How much more pag after 1 month ito, malalaki na. So itong planggana na to is hindi na sila kasya dito. So ang dami pa yan, guys, sa ilalim. Ayun, sobrang dami pa niyan. So uubusin natin yan. Dapat pala, guys, pag nag-breed kayo nito, is kumari ito yung breeding tank nyo, after nila lang kapag free swim, huwag nyo muna i-transfer kasi hindi pa nila kaya yung palipat-lipat ng lugar. So ito, hinintay ko muna na 3 weeks sila. Yung makikita natin na kaya nilang lumangoy, kaya nilang kumain. So huwag nyo muna galawin yung breeding tank nyo or yung kumbaga yun, kung sa palangganan nyo lang sila na breed, hayaan nyo lang sila, guys. Pag BB branch yung pinapakain nyo, hindi naman yan babaho yung tubig. Lagay lang kayo ng honeywort o yung oxygen plant, any plant, para yun yung magsisilbing filter sa taas. Kasi kung maliit pa sila, ito transfer na natin din sa grow out pond natin. May tendency na unti-unti yan sila, guys, mamamatay. So ganito dapat yung stage na pag-transfer sa kanila. 3 weeks old na glow tetra. Sure yun na pag-transfer natin sa kanila sa malapad na tank, matik, after 3 days, boom na yan. Uuna talaga yan sila, guys. At maganda, guys, pag napapakain kayo nito ng BB brine shrimp is umaga tsaka hapon. Kaya yung ginawa ko, just dalawa yung hatchery ko ng BB branch. Maganda, aga at saka umaga at saka hapon para mabilis sila lumaki. Guys, ito na yung pangalawang langganan natin. So, tingnan nyo, guys, kung gano'ng karami yung glow tetra. Ayan. Sobrang dami. Mapapasa na all ka na lang, guys. So kung gusto niyo talaga mag-breed, try and try, guys. Ganun din ako nung una. Try and try hanggang nakuha ko yung talagang pinaka punto niya.
So natumbok talaga yung pinaka dulo ng glotetra. So kaya ganito karami yung glotetra natin. So expected nito guys, 1k rin sa isang planggana. And dito expected ko ganun din, 1,000. And napakarami pa yan dyan guys, uubusin pa natin yan. So kung glotetra lovers ka guys, so start na magbreeding and explore yung breeding. Yan, ito yung pinaka challenging na breeding na subukan ko. Stress ka talaga dito pag nagbe-breed ka ng glotetra guys. Pero pag nakita nyo ganito nakalaki yung mga prey niya, worth it naman. Ayan, napakaganda tingnan. So prey pa lang yan. Yun, punong-puno yung planggana. So ito transfer ko na to dun sa grow out pond. And mamaya-maya, babalikin ko lang to kasi baka mas stress yung iba dyan. Mamaya-maya na lang konti. And isa pa guys no, sa mga tips na para makagrow ng mabilis yung mga glotetra natin. So alam niyo yung mga white color tsaka yung mga black color, before kayo mag-transfer dun sa grow out pond na gusto nyo sila dun palakihin, kahit alam niyo yung refrigerator na mga sira, pwede na yun sila maka-grow dun. So yung gagawin nyo sa mga white and black na glotetra, yun yung mga kal nila. So tanggalin nyo na yan guys, kasi yung mga BBS na pinapakain nyo, nakukonsume pa nila. So imbis na mapupunta dun sa mga colored tetra natin, so nakakain pa ng mga kal. So tanggalin na natin para yung mga nakakain pa nila, so mapupunta pa dun sa mga colored tetra natin. So mabilis sila lumaki. Tulad nito guys, may mga glotetra kami na malalaki na dito. So ito guys, 700 pieces to, reserved na ng may-ari. Ito. Purple, green, yellow, tsaka purple with stripes lang yung available. So reserved na lahat to. Kaya nawawalan kami ng supply ng glotetra. Pero meron ako dito sa isang ref. Ito yung tinutukoy ko na refrigerator na sira, na makapag-grow na yung mga glotetra natin dito. Ayun. Ayan, refrigerator lang yan guys. Pero ang laman dito is moonrise pink tsaka green. Pero nag-a-adapt yung kulay nila dyan sa white na background ng ref. Ayan yung mga moonrise. Yung green, hindi na makita. Nag-adapt na yung kulay. Pero marami yan dyan sila guys. 350 pieces. 150 na moonrise. And 200 na kulay green. Electric green. Ayun, sa ilalim. Ayan, ganyan kalaki lang guys. Pwede na kayo makapag-grow ng glotetra. Ayan guys, ang sinasabi ko na BB brine shrimp. Ito yung pinapakain ko sa mga glotetra na baby, yung mga fry pa. Kasi ito guys, pag nag-hatch, sobrang pino talaga. Para siyang karayom lang, yung dulo ng karayom. Live food, so makakain talaga ng mga fry. Kasi pinong-pino siya. So ganun lang guys, pag nagpapahatch kayo ng baby brine shrimp. Ayan, maya-maya isa-serve ko na to doon sa ating mga glotetra. And hopefully guys, meron kayong nakuhang mga kunting tips or technique sa pagbe-breed ng mga glotetra. Or ito na yung hinahanap mo na video kung paano mag-breed na hindi nababaog at hindi na mamatay yung glotetra. So yun na yung mga tips ko para maging successful din yung mga breeding nyo. So good luck guys, and don't forget to subscribe on my channel.